kaparusan. Siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si Santa Rita ng Kasya. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba
ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila, aba ang iyong lagay. Makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ang sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanilang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan, sa lahi ay nagmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ginugunita si Santa Rita ng Kasya. Si Santa Rita po ay pintakasi o patrona ng mga bagay na imposible. Siya po ay anak ng taga-bukid. Apat na mahalagang kalagayan sa buhay niya ang kaniyang pinagdaanan. Pagiging dalaga, pagiging may asawa, pagiging balo, at pagiging madre kinalaunan. Sa mga kalagayang ito, nagpamalas po siya ng iba yung pagtitiwala at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Siya po ay nagpakasal sa isang lalaking naging malupit sa kanya. Bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na magpakasal dito. Pero sa totoo lamang po, si Santa Rita, dalaga pa lamang siya, nais na niyang maging madre. Kaya nga sa loob ng 18 taong pagsasama nila ng kaniyang asawa, iba yung paghihirap at pagtitiis ang naranasan niya sa kamay ng kaniyang asawa. Ngunit pagmasdan ninyo ito sa pamamagitan ng kaniyang taimtim at palagiang panalangin sa Diyos, nagbalik loob ang kaniyang asawa bago ito mamatay. Kaya si Santa Rita, inalagaan niya ang kaniyang 2 anak. Ngunit nagkaroon ng sakit ang mga ito at kapwa pumanaw. At ang natira na lamang si Santa Rita. Kaya lalong sumidhi ang pagnanais niya na maging isang madre. Subalit alam po ninyo, sa una, hindi agad siya tinanggap. Dahil noon, mahigpit ang kanilang komunidad at ito ay para lamang sa mga birhen at sa mga walang may asawa. Ngunit dahil sa ipinakita niyang katiyagaan na pagnanais makapasok ng tuluyan sa kumbento, pinagbigyan po siya at sa ganong pagkakataon, siya ay naging alagad ng Panginoon. Nung siya'y pumasok na sa kumbento, ipinakita niya kung paano maging masunurin at maging mapagmahal sa lahat ng kaniyang gawain. Naging deboto po siya kay Kristong nakapako sa krus. Namatay po siya sa edad na 76. Sa dapit hapon ng kaniyang buhay, si Santa Rita na natiling tapat sa kaniyang buhay panalangin. Ang buhay na ito ni Santa Rita ay konektado sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kinuwento ni Juan kay Jesus Nazareno ang tungkol sa mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Kaya ang tugon ni Jesus Nazareno, huwag ninyong pigilan ang mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Huwag nilang pagbawalan ang mga taong gumagawa ng mabuti. Alang-alang sa kaniya na tunay na sumusunod sa kaniyang yapak. Di po ba't si Santa Rita ng Kasya sa unang pagtatangka niyang makapasok maging madre, siya ay pinigilan. Sa 2 pagkakataon, hindi agad siya tinanggap. Kaya kinakailangan niya ng iba yung pagdarasal. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan
Lahat po tayo tinatawag na maglingkod sa dambana at ubasan ng Panginoon. Sa ganitong paraan rin, tayo'y inaanyayahan na makaisa at tanggapin ang bawat isa upang patuloy na dumaloy ang grasya ng Diyos sa lahat ng tao. Sa buhay ni Santa Rita, makikita ang isang buhay na punong-puno ng pagtitiis sa iba't ibang mga suliranin na kaniyang kinaharap. Sa pagtitiis niya, sa loob ng 18 taon sa kaniyang malupit na asawa, ang pagkawala ng asawa't mga anak at sa sugat na ibinigay sa kanya ni Jesus, ipinakita niyang makakayanan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng ating panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami, kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang ebanghelyo, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob, at kagalingan ng mga sakit at hinanakit dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan, at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, gayon din ang mga kapatid nating naghihirap at naghihikahos sa buhay, naway basbasan at patnubayan sila ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tignan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob ang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang ang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na makami makarating at humantong, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos.
ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and a giver of love. Submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. Guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. My Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumibili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, inuwalhan ka namin.